Magandang araw! Ako muli si Teacher Michelle. At para sa ikatlong video na ito ng Module 4, titignan natin kung paano ginagawa ang paulit-ulit na interaktibong pagbabasa. Sa pakitang turo, tatlong beses babasahin ng pabigkas ang kwento sa mga bata. Ito ang unang pagbabasa. Subukang sagutin ang mga sumusunod na tanong habang pinapanood ang pakitang turo. Una, ano-ano ang ginawa ng guro bago magbasa? Ikalawa, paano ipinaliwanag sa mga bata ang mga bagong salita habang nagbabasa ang guro? Ikatlo, ano-ano ang mga itinanong ng guro tungkol sa kwento habang nagbabasa? At ikaapat, ano-ano ang mga itinanong ng guro pagkatapos magbasa? Mga bata, may bago tayong kwentong babasahin. Pero bago yan, tignan muna natin ang pabalat ng libro. Ano ang nakikita ninyo sa pabalat ng libro? Nakikita ko ang isang kalabaw at isang bata. Ang kwento natin ngayong araw ay Ang Mabait na Kalabaw. Ito ay kwento ni Virgilio Almario at guhit ni Liza Flores. Bakit kaya mabait ang kalabaw sa kwento? Alamin natin. Ang mabait na kalabaw ay tahimik na kumakain. Ang mabait na kalabaw ay tahimik na natutulog. Ang mabait na kalabaw ay malinis. Ano kaya ang nararamdaman ng kalabaw at ng kanyang mga kaibigan sa larawang ito? Siguro sila ay masaya dahil nakikita ko na nakangiti sila. Ang mabait na kalabaw ay mahilig sa magaganda. Ang mabait na kalabaw ay maraming kaibigan. Ilan ba ang kaibigan ng kalabaw na nakikita ninyo sa larawan? Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kaibigan niya, pati aso at pusa. Ang mabait na kalabaw ay masipag. Ang mabait na kalabaw ay matulungin. Sino ang tinutulungan ng kalabaw sa larawang ito? Nakikita ko na tinutulungan ng kalabaw ang bata na abutin ang mangga sa puno. Ang mabait na kalabaw ay mapagbigay. Ang mabait na kalabaw ay mapagmahal. Kaya, minamahal siya ng kapwa kalabaw. Minamahal din siya ng kanyang tagapag-alaga. At laging masaya ang mabait na kalabaw. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Bakit ba mabait ang kalabaw? Ano-ano ba ang kanyang ginawa sa kwento? Iniisip ko na mabait ang kalabaw dahil marami siyang kaibigan. Balikan nga natin ang larawan na nagpapakita na marami siyang kaibigan. Ito, nakikita natin na kaibigan niya ang iba't ibang uri ng hayop, maging ang aso at pusa. Bago natin talakayin ang napanood ninyong unang pagbabasa, balikan natin ang mga gabay na tanong para sa unang pakitang turo. Una, ano-ano ang ginawa ng guro bago magbasa? Ikalawa, paano ipinaliwanag sa mga bata ang mga bagong salita habang nagbabasa ang guro? Ikatlo, ano-ano ang mga itinanong ng guro tungkol sa kwento habang nagbabasa?
At ika-apat, ano-ano ang mga itinanong ng guro pagkatapos magbasa? Ayon sa mga pagsasaliksik, ang mga epektibong mambabasa ay nahihinuha ang problema sa kwento at nagagamit ang kanilang ideya sa pagproseso ng impormasyon sa kwento. Gayunpaman, ang problema sa kwento ay mahirap para sa maliliit na bata. Kadalasang hindi ito tahasang nababanggit sa teksto at ang maliliit na bata ay hindi pa sensitibo sa problema kumpara sa mga tauhan at kilos sa kwento. Dahil hindi masyadong nakatuon sa problema ng kwento ang maliliit na bata, ang introduksyon ng aklat ay ginagawa upang direktang matukoy ito para sa kanila. Maaring ipakita ang pabalat at likod ng aklat upang ipaliwanag ito. Halimbawa, ang ating kwento ay tungkol sa isang kalabaw. Basahin natin ang aklat para malaman kung bakit siya mabait. Sa unang pagbabasa, gumamit ng ekspresyon, kilos, pagbabago sa bilis ng pagbabasa, at eye contact. Epektibo ang mga ito sa pagkuha ng interes ng mga bata. Binanggit sa nakaraang module ang kahalagahan at mga paraan ng pagpapaliwanag sa mga bata nang ibig sabihin ng mga salita sa aklat na hindi pamilyar sa kanila. Sa unang pagbasa, gumamit ng iba't ibang estratehiya gaya ng pagtuturo ng larawan sa aklat, pagpapakita ng kilos, at pagsasabi ng pasalit ng kahulugan. Halimbawa, ipaliwanag ang salitang tahimik sa pamamagitan ng paghina ng boses kapag binasa ang salitang ito. Habang nagbabasa, nagbibigay ang guro ng mga puna upang imodelo ang pag-aanalisa. Kapag nagbibigay ng kuna tungkol sa kwento, madalas ay gumagamit ng wikang nagpapahayag kung paano nag-iisip ang guro sa pamamagitan ng paggamit ng mga parirala. Gaya ng, ang iniisip ko, pagkatapos magbigay ng kuna, magtanong ng may kaugnayan dito. Sa prosesong ito, sistematiko ang pagpapalawig ng pagkaunawa ng mga bata sa kwento. Ang maliliit na bata ay karaniwang hindi pa kaya ang analitikong pag-iisip at pagsasalita kung walang pagmumodelo o pagtatanong ng guro. Halimbawa, ang iniisip ko ay nakangiti ang kalabaw at ang mga kaibigan niya. Bakit kaya sila nakangiti? Pagkatapos magbasa, tanungin ang bata ng bakit upang maghinuha ang mga bata at magpaliwanag ng mga nagaganap sa kwento. Sundan ito ng mga karagdagang tanong upang suportahan ang kakayahan ng mga bata na sagutin ang mas mahihirap na tanong. Pwedeng ipakitang muli ang larawan upang makatulong sa pagsagot. Halimbawa, ano-ano ang ginawa ng kalabaw sa kwento? Iniisip kong mabait siya dahil nakangiti ang batang kasama niya. Naalala ko ang larawang ito. Bakit mabait ang kalabaw sa larawan? Ngayon naman, ipakikita ko ang ikalawang pagbabasa. Subukang sagutin muli ang mga sumusunod na tanong habang pinanonood ang pakitang turo. Una, ano-ano ang ginawa ng guro bago magbasa? Ano ang kaibahan nito sa unang pagbabasa? Paano ipinaliwanag sa mga bata ang mga bagong salita habang nagbabasa ang guro? Ano ang kaibahan nito sa unang pagbasa? Ikatlo, ano-ano ang mga itinanong ng guro tungkol sa kwento habang nagbabasa? At ikaapat, ano-ano ang mga itinanong ng guro pagkatapos magbasa? Mga bata, nung isang araw binasa natin ang kwentong Ang Mabait na Kalabaw. Sino nga ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano-ano ang ginawa niya sa kwento? Basahin muli natin ang Mabait na Kalabaw, kwento ni Virgilio S. Almario at guhit ni Liza Flores. Thank you.
ang mabait na kalabaw ay tahimik na kumakain. Ang ibig sabihin ng tahimik ay walang tunog o hindi nagsasalita. Ang mabait na kalabaw ay tahimik na natutulog. Ang mabait na kalabaw ay malinis. Ang mabait na kalabaw ay mahilig sa maganda. Ano ba ang magagandang bagay na nakita ng kalabaw sa larawan? Ang mabait na kalabaw ay maraming kaibigan. Tignan nyo nga ang kalabaw sa larawan. Ano kaya ang laro na kanilang ginagawa sa larawang ito? Kaibigan niya, pati aso at pusa. Ang mabait na kalabaw ay masipag. Paano kaya ipinakita ng kalabaw ang pagiging masipag sa larawan? Tignan nyo nga. Ang mabait na kalabaw ay matulungin. Ang mabait na kalabaw ay mapagbigay. Nakikita ko na binigyan ng kalabaw ang mga bata ng gatas. Bakit niya kaya ito ginawa? Ang mabait na kalabaw ay mapagmahal. Kaya minamahal siya ng kapwa kalabaw. Minamahal din siya ng kanyang tagapag-alaga. At laging pasaya ang mabait na kalabaw. At siya nagtatapos ang ating kwento. Bakit kaya mahal ang kalabaw ng kanyang tagapag-alaga? Ano kaya ang mangyayari kung ang kalabaw ay hindi mapagbigay? O kaya ay hindi matulungin at masipag? Bago natin talakayin ang napanood ninyong ikalawang pagbabasa, balikan natin ang mga gabay na tanong para sa ikalawang pakitang turo. Una, ano-ano ang ginawa ng guro bago magbasa? Ano-ano ang kaibahan nito sa unang pagbabasa? Ikalawa, paano ipinaliwanag sa mga bata ang mga bagong salita habang nagbabasa ang guro? Ano ang kaibahan nito sa unang pagbasa? Ikatlo, ano-ano ang mga itinanong ng guro tungkol sa kwento habang nagbabasa? At ikaapat, ano-ano ang mga itinanong ng guro pagkatapos magbasa? Maaaring gawin ang ikalawang pagbabasa makalipas ang isa o dalawang araw pagkatapos ng unang pagbabasa. Ang layunin nito ay mapalawak ang kaalaman ng mga bata sa kwento at magbigay ng karagdagang pagkakataon upang makapagpahayag sila tungkol dito. Paalalahanan ng mga bata na nabasa na nila dati ang aklat at maaalala nila ang ilan sa mga nangyari sa kwento. Halimbawa, binasa natin ang aklat na ito kahapon. Sino ang nakakaalala kung tungkol kanino ang kwento? Ano-ano ang mga ginawa niya sa kwento? Sa ikalawang pagbabasa, ipinagpapatuloy ang pagbibigay ng importansya sa mga bagong salitang natutuhan. Gayunpaman, mas ginagamit ang estratehiyang pagsasabi ng pasalita ng kahulugan. Halimbawa, sa unang pagbasa, ipinaliwanag ang tahimik sa pamamagitan ng pagsasabi nito gamit ang mahinang boses. Sa ikalawang pagbasa, sabihin sa mga bata na ang ibig sabihin ng tahimik ay hindi nagsasalita o mahinang pagsasalita. Sa ikalawang pagbabasa, ipagpatuloy ang analitikong mga puna. Ngunit,
mas dalasan ang pagtatanong para tulungan ang mga bata na magkaroon ng karagdagang paghihinuha. Sa unang pagbabasa, ang tuon ng puna ay ang damdamin o iniisip ng tauhan. Sa pangalawang pagbabasa, maaring ang tuon naman ay sa dahilan ng tauhan sa kanyang ginawa o sinabi. Halimbawa, iniisip kong binigyan ng kalabaw ng gatas sa mga kaibigan niya. Bakit kaya niya ginawa iyon? Gaya sa unang pagbabasa, tatapusin ang pangalawang pagbabasa sa pagtatanong ng bakit. Maari ding magtanong ng hindi direktang nangyari sa kwento, gaya ng ano kayang mangyayari kung? Halimbawa, bakit kaya tinutulungan ng kalabaw ang bata? Ngayon naman, ipakikita ko ang ikatlong pagbabasa. Subukan sagutin muli ang mga sumusunod na tanong habang pinanonood ang pakitang turo. Una, ano-ano ang ginawa ng guro bago magbasa? Ano ang kaibahan nito sa una at pangalawang pagbabasa? Ikalawa, paano ipinaliwanag sa mga bata ang mga bagong salita habang nagbabasa ang guro? Ano ang kaibahan nito sa una at pangalawang pagbabasa? Ikatlo, paano binasa ang kwento? Ano ang kaibahan nito sa una at pangalawang pagbabasa? At ikaapat, ano-ano ang mga itinanong ng guro pagkatapos magbasa? Mga bata, nagbasa tayo ng kwento nung nakaraang araw. Sigurado akong naaalala niyo pa ito. Ano ang pamagat ng kwento? Ano-ano ang mga makikita sa pabalat na nagbibigay ng detalye sa kwento? Ano ang nangyari sa tauhan? Sige, basahin ulit natin ha, pero ngayon, sabayan ninyo ako sa pagbabasa. Ang Mabait na Kalabaw, kwento ni Virgilio S. Almario at guhit ni Liza Flores. Ang mabait na kalabaw ay tahimik na kumakain. Ano nga ang ibig sabihin ng salitang tahimik? Ang mabait na kalabaw ay tahimik na natutulog. Tignan niyo ang larawan. Ano naman ang masasabi ninyo sa mabait na kalabaw? Kayo nga ang magkwento? Ang mabait na kalabaw ay mahilig sa maganda. Ang mabait na kalabaw ay maraming kaibigan. Sino naman ang nakakaalala sa bahaging ito ng kwento? Sige nga, ikwento nyo nga. Ang mabait na kalabaw ay masipag. Ang mabait na kalabaw ay matulungin. Ano nga ang ginawa ng kalabaw sa bahaging ito ng kwento? Ang mabait na kalabaw ay mapagmahal. Kaya, minamahal siya ng kapwa kalabaw. Minamahal din siya ng kanyang tagapag-alaga. At dahil mahal siya ng kanyang tagapag-alaga, ano kaya ang laging nararamdaman ng kalabaw? At siya nagtatapos ang ating kwento. Ikaw, mabait ka rin ba katulad ng kalabaw? Ano-ano ang iyong mga ginagawa para ipakitang ikaw ay mabait? Bago natin talakayin ang napanood ninyong ikatlong pagbabasa, balikan natin ang mga gabay na tanong para sa ikatlong pakitang turo. Una, ano-ano ang ginawa ng guro bago magbasa? Ano ang kaibahan nito sa una at pangalawang pagbabasa? Ikalawa,
paano ipinaliwanag sa mga bata ang mga bagong salita habang nagbabasa ang guro? Ano ang kaibahan nito sa una at pangalawang pagbabasa? Ikatlo, paano binasa ang kwento? Ano ang kaibahan nito sa una at pangalawang pagbabasa? At ikaapat, ano-ano ang mga itinanong ng guro pagkatapos magbasa? Gawin ang ikatlong pagbabasa ilang araw pagkatapos ang pangalawang pagbabasa, kung kailan sariwa pa sa mga bata ang kwento. Ngunit may tamang tagal upang malaman kung naalala pa nila ito. Naiibang pangatlong pagbabasa sa una at pangalawa, dahil sa gabay ng guro ay hinahayaang ang mga bata naman ang magkwento. Mas epektibo ang pagkukwento ng mga bata matapos marinig ang guro kaysa sa ang guro lamang ang palaging nagbabasa, dahil kanilang nasasabi ang pag-aanalisa at naipapaliwanag ang mga pangyayari sa kwento. Sa ikatlong pagbabasa, sabihing muli sa mga bata na pamilyar na sila sa aklat. Tanungin sila tungkol sa pamagat at mga tauhan. Maaring ipagpatuloy ang paggabay sa mga bata sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga detalye sa larawan sa pabalat ng aklat na may kinalaman sa kwento. Halimbawa, 2 beses na nating nabasa ang kwento kaya siguradong alam na ninyo ang pamagat. Ano ito? Ipagpatuloy lang din ang iba't ibang estratehiya sa pagpapaliwanag ng mga bagong salita. Sa pagkakataong ito, maaari nang gumamit ng pamilyar na konteksto kahit wala sa kwento. Halimbawa, ang kalabaw ay tahimik. Tahimik tayo kapag natutulog, nagpapahinga o nakikinig sa nagsasalita. Sa ikatlong pagbabasa, ituro ang larawan habang nagbabasa at itanong, ano ang nangyayari dito? Itanong ito sa double spread na larawan. Minsan ay magbigay ng pangalawang tanong tulad ng sino ang nakaaalala kung ano ang sunod na mangyayari bago ilipat sa susunod na pahina. Sabihin ito kung may kinalaman ng susunod na pangyayari sa pangyayaring naunang naaalala ng mga bata. Halimbawa, sinong gustong magkwento kung anong ginagawa ng kalabaw rito? Pagkatapos magbasa, magtanong ng bakit o ano kaya ang mangyayari kung na hindi pa naitanong noong una at pangalawang pagbabasa. Halimbawa, ano kaya ang mangyayari kung hindi tinulungan ng kalabaw ang bata? Ito ang buod ng paulit-ulit na interaktibong pagbasa ng pabigkas. Pansinin kung paano lumalalim ang diskusyon at napalalawig ang kasanayan ng mga bata sa bawat ulit ng pagbabasa. Makikita rin ninyo ang buod na ito sa inyong manual.